Kumusta kayo guys? Kumusta ang quarantine natin dyan? Malupit ba? Hi guys! Grabe! Ang... Teka, hinahanap ko yung kopya. May hinahanap akong kopya ko eh. Ang nawawala. Anyway, hi guys, this is the most exciting na nangyayari sa atin ngayon, lalong-lalo na dito sa buong mundo. Kasi syempre, this is the first time na nakaranas tayo ng ganito, kaya sobrang nakaka-excite din. And syempre, alam din natin lahat na after this magkakaroon talaga ng changes sa buong mundo na I'm sure magiging magbe-benefit niyan talaga ng sobra, lalo na yung mga taong mag-a-adjust na matututo agad mag-adjust. Okay? Hintayin lang natin mag 200. Pag umabot na tayong 200, kung umabot man to, then tutuloy-tuloy natin. Sa ngayon, hi muna sa inyong lahat. Hi sa mga nakita ko kanina, kay La Odette, kay Jody, kay Gamis, kay Jayco Mate, kay Edith, kay Rick. Kumusta kayo Rick? Dineploy ba kayo sa Davao? Anyway guys, ganito na lang ang pwede po, bago siguro ako magsimula, pwede natin pagkwentuhan anong nangyayari sa inyo dyan. Kumusta kayo? Ubus na ba yung mga pagkain natin dyan? Okay, anyway guys, ganito, actually na message ako ni Sir George na ibagsak ko sa inyo yung updates about si EC. Kaya biglaan lang po itong live ko. This is not actually scheduled. Pero, may mga taga-ibang company. Hi Robert ng Arjur. Anyway, ganito lang guys. We're very very lucky kasi sa EC, hanggang ngayon po, even NCOB, ang mga management team po natin, hindi po sila nagpapahinga. Sobra po ang ginagawa nila right now paano mag-function tayo na mas ma-maximize pa rin natin na even merong NCOB na nangyayari, even nandito tayo ngayon sa mga kanya-kanya nating bahay, pwede pa rin natin magawa yung business. And kasi gusto ko lang po muna kayong pangunahan, hindi po sa tinatakot ko po kayo kasi hindi ko po talaga, hindi ko po actually hilig yan. Kaya gusto ko lang po kayong i-heads up na sa the way po nakikita ko, this is my personal opinion, okay? Sa nakikita ko po, mahaba-haba pa po ang magiging quarantine natin. Hindi ko po siya nakikita na aabot po siya ng isang buwan. Ang nakikita ko po, lalagpas pa po siya ng isang buwan. Malaki po ang sigurado po ako dyan. Bakit? First of all, padami ng padami po ang may NCOV case na positive po sa atin dito sa Philippines. Umaabot na po siya ng, I think pa, halos abot na po ng 400. And mas magiging marami pa po ang positive sa NCOB kasi dumating na po yung testing kits natin. Since marami na po ang matitest, mas marami po ang makikita natin kung positive po o hindi. And with the rate na nangyari po sa atin, kasi taas po siya ng taas ang mga NCOB na positive case sa atin, therefore, hindi pa po tayo nagpipick. Ibig sabihin, hindi pa po nagkakaroon ng ganun na biglang dadami ng sobra ang magkakaroon sa atin ng NCOB, then after nun, babagsak po siya at dahan-dahan na pong pahina ng pahina. And pag nangyayari na po yun, sa nakikita ko po, that is the reason na medyo ramdam na natin, oops, malapit na po matapos ang NCOB, malapit na po matapos yung nangyayari sa atin. Kaya since hindi pa po siya nangyayari, kailangan po natin may accept yung reality. Kasi ang tanong sa akin lagi ng karamihan, upline, paano kami magiging masaya pa rin sa nangyayari, anong dapat namin gawin? Ako, pinakasimple lang eh. You need to accept the reality na nandito tayo sa panahon na pinaka-cute na panahon na ang tawag ko actually dito, this is the best time ng nangyayari sa atin. Isipin mo, nakapagpahinga si Mother Earth, wala ngayon masyadong pollution kasi ang daming mga factories sa sarado, mga kotse hindi bumibiyahe. Ibig sabihin, because of that, nakapagpahinga yung Earth, and actually tayo mismo as a person, nakapagpahinga din sa sobrang fast pace na nangyayari sa atin sa buhay natin. Ang kagandahan sa ngayon, nakapagpahinga tayo kasi
even ako ha, I'm getting used sa nangyayari sa ngayon. Actually, sabi ko, pag natapos to, mamimiss ko rin ganitong sitwasyon kasi nasa condo ka lang, tulog ka lang, gising, kain. Actually, may mga schedule pa rin naman ako sa network side, pero ang kagandahan naman doon, parang napapamahal lang sa nangyari. Bigyan kayo ng stages din ha, bago magtuloy. Eh, since medyo na-miss ko rin po na magbigay ng anong tawag niyan, ng live. Okay? Bigyan kayo ng stages. May tinatawag tayong 21 days make or break a habit. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mong makasanayan, anong gusto mong ma-reprogram sa yung bagong habit sa sarili mo, you just need to do it 21 days. And ano po yan ha? Pwedeng mas konti, pwedeng mas marami, depende po sa changes at sa bilis ng pag-a-adapt mo sa person. Now, we are on the first 1 week ng quarantine. This is what I call na pinaka sweet spark. Kumbaga parang sa magkarelasyon, pagbago kayo, magbagbago kayo sa isa't isa, ang kagandahan noon, syempre sweet na sweet kayo, exciting lahat ng nangyayari, excited ka, and that is what is happening to us right now. On our first 1 week, sobra po tayong na-excite pa, nag-a-adjust pa tayo na parang, oh, ang ganda-ganda naman. Pero on the second week, magkakaroon na, ito pong formula lang to, this is the formula for everything. Ito pong formula pag nag-a-adapt ka ng new skill. Ito yung sagot din bakit may mga ibang tao na nung unang nag-join sa networking, gustong-gustong yumaman, sobra siyang excited. Pero after a week, after 2 weeks, medyo parang nahihirapan na siya, parang di na siya natutuwa sa ginagawa niya. And after a few weeks, gusto niya mag-quit. Ganon din po ang nangyari sa akin. Hine-heads up ko lang po kayo para may idea po kayo sa mangyayari. Ngayon na, first week, excited ka ng sobra. On the second week, magkakaroon ka na dyan ng tinatawag na it's either fear or excitement. It's either na parang namimiss mo na yung past mo, mas gusto mo na yung dating ginagawa mo, yung dating buhay mo, mangyayari yun. On the third week, doon ka talaga magsobrang, yung mga iba pong mahina-hina po ang loob, magkakaroon po kayo ng it's either anxiety, depression, depende kung ano-ano, gaano mo dinadigest yung fear eh. Pero kung malalagpasan natin at wala naman talaga tayong choice, lalagpasan talaga natin yan. After lagpasan, magkakaroon ka ng tinatawag na new program. Yun ang makakasanayan mo na yung ganitong routine. Ang nakakatawa lang dito, actually, pag natapos ang NCOB, kung abutan tayo dito 2 months, 3 months, diba? Hopefully, wag naman. Pag inabutan tayo ng ganon, darating ang time, ang mamimiss mo naman ng sobra, yung current na nangyari sa'yo. Ganon lang yon. Same at same formula. Anyway, napadaldal na po ako. Magiging maikli lang po ako. Number one na announcement po sa lahat po ng distributor po ng Empowered Consumerism, kailangan magawa nyo pa rin yung PMA nyo. Ibig sabihin, ang kagandahan po ngayon, ang mga management team natin, hindi po sila actually talaga nag-rest na katulad natin. Sila po, nag-iisip po sila ng mga iba't ibang way. Kaya nga, kung mapapansin nyo yung DTC natin, sa inyo pong lahat, buksan nyo po ang DTC natin, makikita nyo po sa loob ng DTC na pwede ka nang bumili online. Ganun po kaganda ang company natin. Sobra po siyang bilis mag-adapt. Kaya number one, lahat po ng taga Metro Manila, you could use. Pwede na po kayong bumili sa DTC nyo. Paano kayo pwede bumili sa DTC nyo? Number one, pwede nyo pong gamitin yung kita ng DTC nyo. Number two, pwede po kayong gumamit ng credit card. Number 3, sa wala pong credit card, pwede po sa ngayon, pwede nyo gamitin yung tinatawag na Dragon Pay. Ang gagawin nyo po sa Dragon Pay, sa mga hindi pa po nakaka-experience yan, ikiklik mo lang yung sa DTC mo na ang mode of payment mo is Dragon Pay. Automatic, pag clinic mo yun, magkakaroon yun ng code. Yung code na yun, pupunta ka ngayon sa 7-Eleven kasi yun ang pinaka-accessible as of now or sa BDO. Pagpunta mo 7-Eleven, dun ka po magbabayad. The moment na verify na kabayad ka na, dun na po yung transaction mo magpo-push through. Sa lahat po ng Empowered Consumerism Distributor po, automatic po, i-deliver po door-to-door. Yes, ganun po tayo ka-updated sa nangyari po sa atin. Door-to-door po, i-deliver yung product sa inyo pag within Metro Manila. Okay? Number 2, paano pag bibili ka naman na taga outside Metro Manila ka? Ibig sabihin, nandito ka sa Pilipinas, nasa Davao ka, nasa Cebu ka, or kung nasaan. Pwede pa rin po kayong bumili. Once na bumili po kayo, yung code automatic isi-send na po sa inyo. Yung product po, pipick upin nyo sa nearest branch. Okay? Saan ba mga branch natin? May branch po tayo sa Davao, may branch sa Jensen, may branch tayo sa Cebu, may branch tayo sa Batangas. Di ba? May mga iba't ibang branch po tayo ngayon. Doon nyo po pwedeng pick upin yung product the moment na tapos na po ang NCOB. Okay, clear ko. Doon nyo palang makukuha yung product, kunin yung product kasi that's the time na pwede ka nang lumabas. Sa kanya po kunin yung product pag outside Metro Manila kayo after na po ng
and cough. Okay? Now, regarding naman po sa mga ano, magkakaroon din po tayo ng tinatawag na yung customer service natin gumagana pa rin po. Pwede pa rin po kayong mag-inquire kung may mga question kayo. Diretso po kayo sa customer service natin. Gumagana pa rin po siya 24/7. Okay? And last na gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, guys, this is a simple transferring of wealth. Yung sitwasyon na nangyayari sa atin right now, yung mag-a-adapt at matututo agad at mag-move forward, sila po ang isang mga jackpot. Yung mga nagdudwell masyado sa past, okay? Lagi mong ikukumpara yung sarili mo sa dapat ganito, dapat ganyan, sana ganyan. Tigilan nyo na po yun, wala po tayong magagawa dyan. Ang importante, ano ang kaya mong gawin sa current na nangyayari sa'yo ngayon. At ang pinakasimple lang dyan, number one, be appreciative. Yes, sabi nga nila, madaling maging positive sa law of attraction, madaling maging positive pag lahat ng nangyari sa'yo positive. The question is, can you still be positive even yung nangyari sa atin ngayon? Of course, yes, you could always be positive. Skill po yan. Ang hindi po naiintindihan ng iba, akala nila ang pagiging positive, it is an inborn skill ng isang tao. No, it is a skill na pwede mong matutunan at pwede mong pagpraktisan para gumaling ka. Paano ka makakapag-practice ng gratitude? Simple lang, ang daming pwede po natin ipagpasalamat. Number one, sa panahon ngayon, nagkaroon ka ng sobrang daming time sa family mo. Number two, pwede ka mag-update ng skills mo, pwede ka mag-upgrade, pwede ka magbasa ng libro, pwede ka mag-exercise, kahit nasa loob ka ng bahay mo, pwede ka mag-exercise, buhatin mo yung kama mo, buhatin mo yung upuan, di ba? Ang daming pwedeng klaseng exercise na gawin mo. Ang importante dyan, nag-move ang katawan natin. Magpasalamat ka na sa bahay mo, ang dami mo nang hindi napapansin, ang dami mong hindi mo nalilinisan ngayon, malilinisan mo talaga ng sobra. Magpasalamat ka na dati, hindi ka masyadong health conscious, ngayon nagiging health conscious ka na. Ibig sabihin guys, hindi maubusan ng pagpapasalamat ang isang tao as long as dun siya magfo-focus. Kaya para sa akin, ako I'm very excited for what will happen after this. As of now, ini-enjoy ko ng sobra kasi I'm having time sa anak ko. Meron akong time ng sobra sa anak ko. Nakakapaglaro ako ng PlayStation. Matatapos ko na yung isang game ko. Ang dami ko nagagawa as of now. At lalong-lalo na na-push ako sa isang bagay na even ako guys, lumaki po ang network ko. Hindi po ako sanay sa offline. Ay, hindi ako sanay sa online. Lumaki talaga ako offline. At nami-miss ko talaga yung offline. But right now, pinush through po ako. Pinush ako ng sobra na matuto sa ganitong klaseng style online. Bakit? Guys, wala tayong choice. Whether we like it or not, puputok ng puputok po ng sobra ang online business. Puputok po siya ng sobra, kaya we need to adapt. And the good thing about it, tinuruan po tayo mag-adapt ngayon. Kaya kung sino ang matututo talaga ng sobra sa nangyayari ngayon, I'm sure, isa ka sa jackpot. Kaya guys, last na message ko na lang po. We are in the phase 1 sa nangyayari po sa Easy. Sa Empowered Consumerism, nasa stage 1 pa lang po tayo. Yes, you heard it right. Stage 1 pa lang po. Pero ang ganda-ganda na po ng ginagawa. Magkakaroon pa tayo ng stage 2, stage 3, stage 4. Lalo pong pagagandahin. Basta isa lang po. In behalf sa buong management po ng Empowered Consumerism at sa lahat po ng distributor po natin, rest assured, magiging sobrang ganda po ang nangyayari sa inyo. Lalo po tayong jackpot dahil sa nangyayari sa atin, hindi ito yung sitwasyon na manghihina kayo. Ito yung sitwasyon na lalo kayong matutuwa kasi lalong ang daming market. Napatutuhanan na naman natin na hindi talaga even employment, hindi mo pwedeng sabihin stable kasi sa panahon ngayon wala talagang stable. Kumbaga, depende kung paano ka mag-a-adapt sa nangyayari. And currently, we have the greatest advantage as of now. Lahat ng tao nasa loob ng bahay, invitein nyo na, explain na nyo lahat ng mga kakilala nyo kasi wala naman silang choice, wala naman silang ginagawa. I'm sure one way or another, since napaka-konti ng distraction sa ngayon, ang konti ng pwede mong gawin, kung hindi mag-online lang, invite nyo lalo ko yung manggigil kasi sigurado ako, with this year, after mismo ng NCOB, lahat ng tanim mo, mag-aanik at ibang-iba ang mangyayari sa'yo. Pasasalamatan mo itong NCOB na to, ito yung pinaka-pasasalamatan mo kasi ito yung naging way nung nagkaroon ka ng breakthrough sa network mo. Iyon ang nangyari sa akin nung nagkaroon ng bagyong Rimming sa Bicol. Maraming ibang nalungkot, maraming ibang nanghina, pero para sa akin, it is an opportunity. Because of that, na-push ako mag-network labas ng Bicol. Doon ako nagsimula mag-network sa Laguna, doon ako nag-network magsimula sa Lucena, hanggang dumating na po ako ng Metro Manila. Kaya yung inaakala ko na pinakapangit na nangyari sa akin nung nangyari sa Bicol na bagyo, dalawang sunod magkaroon ng bagyo, Milenio after a month, Rimming,
sobrang burnout, ang tagal-tagal, ang daming taong nawala ng bahay. Akala ko yun na yung katapusan ng network ko, pero yun pala, hinatid lang ako sa isang stage na pinilit ako lumabas ng Bicol, at paglabas ko, guess what? Dun na sumunod-sunod lahat ng blessing na nangyari sa akin at lahat ng gusto ko makuha sa network ko, yun ang nagpasimula. Kaya guys, again, magkakaroon po ng panibagong grabing mga tao, magbabago ang buhay. Kaya bilisan nyo ang pag-move on, bilisan nyo ang pag-adapt sa nangyari. Basta, ang sisiguro din namin sa lahat po ng member ng EC, sobrang ganda ng taon nyo to. Bye-bye!